Ngayong lumipas na ang Noche Buena, aba, mag-unat-unat na at maghanda na kayo sa susunod na handaan, ang Medianoche. Sa bagong taon ng mga Pinoy, anuman ang hain, present ang iba't ibang klaseng malagkit at matamis na kakanin. Kaya naman ang native Pinoy delicacies ni Cathy Gavino, patok tuwing holiday season. Kasi ang alam ko kasi, pag nagsiserve ka ng malagkit, kasi di ba sticky kasi yan, yung mas nagiging harmonious yung ano ng family. Tapos dumidikit daw sa'yo ang swerte, sabi. Siguro dumidikit nga. Sabi ko kasi kahit pa paano, hindi man kami naghihirap. Sa Las Piñas City matatagpuan ang commissary ng Bea's Kakanin sa kanyang panganay na anak. Dito ginagawa ang iba't ibang klaseng kakanin, gaya ng bibingkang malagkit at sapin-sapin. Ito na yung lutong bibingkang malagkit na sinalang natin sa rice cooker. Ngayon, itatransfer na natin to sa kumukulong gata at asukal. Kailangan palaputin mabuti yan. Kasi mas tumatagal yung shelf life ng bibingka kapag lutong-luto ang gata at asukal. Ito na yung giniling na galapong na may halong gata at saka asukal. Kailangan lang i-mix to na mabuti para lumasang mabuti yung sapin-sapin. Ang susunod niya, lalagyan na natin siya ng food color. Ito na ngayon yung first layer ng sapin-sapin, yung color ube. Yan, sinasalin na natin, tapos ilalagay na siya sa steamer. Lulutuin siya mga around 30 minutes kada isang layer. Ito na yung finished products ng Bea's Special Bibingka. Ito yung sapin-sapin, pinipig, sapin-sapin with toppings, cassava cake, biko, and bibingkang malagkit. Booming business ang Bea's Kakanin. Tinitinda na ito sa mga mall sa Maynila. Bata pa lang, mulat na si Cathy sa paggawa ng kakanin. Nang pinagpalaki ng mga lola ko sa mother ko, naglalako sila ng bilao, naglalako sila ng kakanin sa kainta. Tapos meron silang pwesto sa Guadalupe, sa Makati. Yun yung talagang pinagpalaki sa kanila, pinagpaaral, kakanin. So yun, nakuha ko na lang, pero nagkakanin ako, ang mother ko, medyo late na. Mga 19 or 20 years old na ako nung magkakanin siya. Tapos no, nag-work na ako sa office. Pero during Christmas, nakalib ako. Kasi tumutulong ako sa pagluluto nila ng kakanin. Na-experience ko maghalo ng latek. Lahat, pina-experience sa amin yun. Kami yung gumagawa ng box, manual lang. Dahil lang sa pagkakanin ng magulang, napag-aral si Cathy sa magandang private school. Dito, lumabas ang pagiging negosyante niya. St. Paul ako nag-college. Ngayon, syempre, di ba maraming mayayamang student doon? Eh, hindi naman ako mayaman. Ginagawa ko, binibentahan ko sila. Usong-usong ngayon yung mga jewelries eh. Tapos, ang dami ko naging barkada ng Chinese. Sila nagsusupply sa akin ng mga t-shirts. Talagang pumatok yun sa St. Paul, sa mga estudyante. So doon kumikita na ako. Tapos hindi na ako humihingi ng baon. Nang magtrabaho at nag-opisina, nagbenta si Cathy ng kakaning gawa ng ina. Na-regular ako sa company, ginawa ng parents ko, nagpakain. Sila nagdala. Nagluto sila ng mga ulam lahat, tapos kasama yung kakanin. Masarap daw. Yun, tapos umu-order na sila, lalo na pagka Christmas season, nagdadala ako mga pangregalo nila. Pero hindi ko pa yun, hindi ko siya negosyo, talaga sa parents ko lang yun. Sabi ko, sige, dali nyo dito, merong order. Kahit nakikita na ni Cathy na mabenta ang kakanin, wala pa sa isip niya ang negosyo. Nang mag-asawa, sumugal sila at nakisosyo sa isang food cart. Joint venture ako, isang company ng French fries. Yun, medyo hindi maganda yung naging resulta nun. Actually, 2 years siyang maganda yung sales, tapos bumaba ang sales niya. Parang nasayang yung pera namin. Tapos laging may nagsasabi sa akin, ba't hindi ka mag-concentrate sa kakanin?
sayang naman yung kakanin ninyo, wala masyado dito sa Las Piñas. Tapos sabi niya, bibigyan kita ng slot. Doon na ako nag-start na, sige, magkakakanin ako. Kinausap ko yung mother ko. Hindi rin ako nahirapan kasi siguro nga dahil established na siya, nakukuha ko yung kakanin, walang alam mo ng bayad. Kung ano yung nabenta ko ngayong araw na to, bibigay ko sa kanya. Bayad yun, ganun lang. Umaangkat lang noon ng paninda si Cathy sa kanyang nanay sa kainta. Pero dahil pumatok ang kakanin, kinailangan na niyang gumawa ng sarili niya. Mga 2010, nung nag-start na akong ako na. Kasi hindi na ako kayang supplyan ng kainta, lalo na pag magdi-December. Tapos dadalan ako dito, kulang-kulang yung ano, gagalit yung customer. In order ko sa'yo, gantong kadami, ba't ito lang dumating? Tapos doon na ako nag-start na habi ko, gagawa muna nga ako. Pero ang una kong ginawa is kasabaki. Kasi may sapin-sapin na. Kaya lang lagi sinasabi ng mother ko, masyadong mahal yung cost ng sapin-sapin, hindi yan mabibili dito. Sabi ko, hindi, subukan mo lang, mag-display ka ng konti-konti lang. Hanggang sa nagkaroon siya ng sariling market sa kainta. Tapos yung mga customer doon, lagi sinasabi, gusto ko yung nakalagay sa magandang box yun ang gagaling ng Las Piñas. Nung una, inayawan niya kasi nga mahal eh, magkano lang kakanin sa kainta. Ang baba ng costing. Tapos sabi ko, eh, magkaiba tayo ng luto eh. Tapos magkaiba rin tayo ng ingredients, kaya talaga mas mahal yung sapin-sapin ko. Sabi ko sa kanya. Hanggang sa yun, may umu-order na lagi sa kanya. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.